At kayo nakabalik na kayo. Let's resume. Ito na ang huling bahagi. Ito ang... Kumbinsi. Kala ko yung intro mo. Siyempre, chinek ng director ko yung script ko bago ipagawa sa akin. Kumbinsi. At ang mabibigyan na lamang ng pagkakataong kumbinsihin ka ay dadalawa yung number 3 at number 4 dahil wala pa silang X. Kaya 3 at 4, makakababa na kayo diyan. Baba na kayo sa pwesto. Okay. Dito tayo. Dito, dito tayo, Derek, para marinig nyo sila mabuti. Okay, magsisimula tayo sa number 3, tapos ang 4. Meron kayong 15... Ang lapit mo, tol, ah. Meron kayong 15 seconds each para kumbinsihin si Binibining Joyce at ang Madlang People, kaya trabahador number 3. Timer starts now. Ako po ay si Lawrence De Ocampo, gym instructor. May-ari din po ng gym sa amin. Katunayan po, may tinuturuan din po ako mga tao para sa amin. Tulad po ng mga tropa ko at yung mga iba na gusto magpaganda rin ang katawan. Good luck na lang mo kung may naintindihan kayo sa okay, sinabi niya. Okay, okay. Diyan ka lang. Dito na tayo sa number 4. Ikaw rin, meron ka 15 seconds. Timer starts now. Ako po yung totoong gym instructor. Kasi po siya po dati yung nag-gym sa amin. Ngayon tumigil po siya, kaya po siya nagkaroon ng chan. Ako po yung totoong instructor. Ganun pala yun. Salamat po. Chain instructor. Siya yung instructor. Ito raw nag-gym. Si gym lang. Tinuturuan niya. Pero matagal na raw hindi nag-gym kaya lumaki daw yung chan. Kaya maraming salamat sa inyo. Trabado number 4 and 3. At ngayon naman, Direk Joyce. Alamin naman natin kung sino ba ang gustong lagyan ng ex ng ating mga Madlang People. Kuya Kim, pasok! Boom! Maraming salamat. Madlang People, trivia muna tayo. Gumamit po ng props na dumbbell ang ating mga gym instructor. Bakit po ba dumbbell ang tawag po sa dumbbell? Noong unang panahon po sa Europa, ang mga kampana po sa simbahan ay ginagamitan ng isang gadget na ganito po ang korte. Pero dahil walang kampana at dahil walang tunog, ang tawag po dito ay dumbbell o kampanang walang sound. Nakakatawa, ngunit yan po ang tunay na pinagmulan ng salitang dumbbell. Madlang People! Handa po natin ang ating mga scorecard. Itaas po natin ang ating mga scorecard, Madlang People. Exyo Showdown! Ay, yan, ang ating mga Madlang People ang napiling i-X o kanilang hindi mga type. Karamihan ay number 4, may mangilan-ngilang number 3. Mostly 4, mangilan lang ang number 3. Back to you guys. Maraming salamat, Kuya Kim, at Madlang People. Nakita mo naman ano karamihan. Ang karamihan sa kanila gusto nila lagyan na X ang number 3. Pero si Myra ay tabado number 3 ang pinipili niya, Direk Joyce. Ha? Pero lahat to, Direk, nakasalalay sa'yo. Yes. Kaya ngayon, ilagay mo na ang X sa trabahador na hindi ka nakumbinsi. Ang may iwan na walang X, ang final trabahula mo. Okay. Okay. Direk, madali ka bang mag-decide kung sino e-Xan mo? Kanina, nakapag-decide na ako. Ay, ay ganun kakabilis mag-decide ng ex? Madali kang mag-ex? Madali. Ay, talaga. Nakailang ex ka? Ang bilis lumakad. Ang bilis ka. Ay, ang bilis. Naniwala siya sa sinabi ni Trabador number 4. Nag-chip sa kanila si Trabador number 3. Correct. Yan ang sabi niya. So, sa lungat, si Direk Joyce kay Myra Villaviray. Kaya, salungan. Kaya, eto na! Kapag tama ang hula mo, Direk, panalo ka ng 20,000 pesos at makakatanggap ng 10,000 pesos ang napili mong trabahador. Ang tanong, si trabahador number 4 nga ba? Mahirap ba? Ang totoong gym instructor! Mali! Mali. Myra! Ate Myra! Myra, okay ka pa? May pag-asa po kayo, Ate Myra! Correct. O, dyan muna kayo, Ate Myra. Hindi lang wagi si Direk Joyce, pero pwede kang magwagi, Myra. Good luck! O, eto na! Hindi si trabahador number 4 ang totoong gym instructor. Kaya, sino nga ba ang tunay na trabahador?